dalhin kita sa... Sintunado! Pero, pumatok! Sino ba ang lalaking nag-viral? Kahit na masakit sa tenga ang pagkanta niya ng hit song na Jopay. Kanta itong sumikat noon pang 2005. Pero makalipas ang 18 taon, naging pambansang theme song ng mga may what if sa buhay nila ngayon. Jopay, kamusta ka na? Ito na ang pinatugtog, rak-rakan na. Ang kantang Jopay ng bandang Mayonnaise. Ang kwento ng vocalist at mismong sumulat ng awitin ang naging inspirasyon niya, sino pa kundi si sex bomb Jopay. Nung napanood ko yung Itbulaga, may Lenten special, umiiyak si Jopay. Maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya yun. Sabi ko lang, uy, astig, di ba sumasayaw lang ito? Ba't umiiyak? Ba't umaarte? Eh, si Jopay, yung pangalan niya kasi parang pang Pilipinas lang eh. Wala namang Jopay sa ibang bansa, dito lang. Parang naisip ko lang, sabi ko, gawa ako ng kanta na love song for a celebrity. Jopay, kamusta ka na? Lagi kitang pinapanood, nakikita. At nung natapos raw ni Monty ang kanta, personal pa niya itong ipinaalam at ipinaabot ang kopya nito kay Jopay. Nanood kami palagi sa Broadway Centrum, kaso lagi busy, wala. Hanggang sa isang beses, nanood kami ng parang concert nila. After meet and greet, inabot ko yung demo. Diba pag may crush ka, gusto kang bigyan ng rosas, gusto mo lang umabot sa kanya. That's it. Makalipas ang 2 taon, saka pa lang nila na isapubliko ang kanta. Hanggang sa ito'y nagmarka. Every one of you, umakanta ng Jopay. Kaya nyo! Relatable kasi love song, simple lyrics, kahit bata. Paulit-ulit lang, huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Madali ma-LSS kasi very simple yung arrangement. Pero matagal-tagal na rin hindi natin napapanood ang sex bomb dancer sa TV. Kamusta na kaya ngayon si Jopay Pagya? Jopay, kumusta ka na? Eto. Palagi masaya. Kasi ang real name ko is Joffany. D-I-O-F-A-N-N-Y. Nag-audition ako, sabi, anong name mo? Joffany po. Hindi catchy. Jopay ka na lang. Jopay, kamusta ka na? Ibang bansa kami. Pag uwi ko, taxi-taxi pa ako nung dati. Biglang tugtog. Jopay, ganyan-ganyan. Jopay. Parang narinig ko na tong music na to. Jopay. Ako ba yan? Tapos naalala ko, may nagbigay nga pala sa akin ng tape. Lagi kitang pinapanood, nakikita. Yung first time na na-meet ko siya, tapos tinugtog niya yung Jopay. Nakijam ako sa kanya. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway. Bakit wala ako dyan? Dapat ako yan. So sabi niya, nag-reach out kami sa manager mo dati. Pero sabi nga daw nung manager ko before, busy pa that time. Ayon sa lyrics ng kanta, pa, lagi kang masaya.
Pero kung si Jopay ang tatanungin, marami rin siyang naging mga dagok sa buhay. Yung first baby ko, excited ako. Tapos hindi ko alam, nabuntis pala ako. Tapos hindi ko alam, maselan ako. Kinabukasan, dinugo. Yung sinabi sa akin, wala na, wala nang heartbeat. Ngayon, si Jopay at ang kanyang mister na dancer na si Joshua Zamora, meron ng mga anak. For me, sobrang binuo nila ako. Monty, congratulations. Until now, yung music na Jopay na ginawa mo para sa akin, eh, kinagat talaga ng masa. Sa dinami-rami ng renditions o versions ng kantang Jopay, ito ang talagang tumatak. Huwag ka na mawala, huwag ka na mawala. Ngayon, dadaling kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, ayun tayo sa tunay na. Dahil sa kanyang viral cover, lahat nag-adjust. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon. Ang may pasimuno, ang 24 anyos na si Kosang Marlon. I'm listening to Jopay by Mayonnaise. Huwag ka nang mawala. Sinadya ko lang din po lahat. Bigla na lang po lumabas sa bunganga ko po yun. Kinabukasan, nag-million views po agad. Huwag ka nang mawala! Huwag ka nang mawala! Pag naglalakad po, may kumakanta na, uy, si Jopay, oh, huwag ka nang mawala. Ginaganan po nila. May mga kumukuha na rin po sa akin na mga barbar. Huwag ka nang mawala! Pagka pumapanik po ako doon, gumaganon-ganon po ako doon para maano po yung boses ko. Kasi po, dancer po ako eh. Huwag ka na mawala, huwag ka na mawala. Ang kantang Jopay, espesyal daw talaga para kay Kosang Marlon. Nag-iwalay po kami ng dati ko po. Sa hindi na po pagkakaintindihan. Tumagal din po kami ng isang taon. Masakit din po kasi sa akin yun. Hanggang nakilala niya ang bagong Jopay ng kanyang buhay, si Kay. Nag-scroll lang po ako sa mga recommend na friend. Inad po po siya. Pogi siya dun eh. Dun lang. Reply niya po sa akin, hehehan, wala akong pag-asa dito. Bigla na lang po siya nag-chat sa akin kasi po nakita niya daw ako sa TikTok. Bigla po siyang umamin na crush niya rin pala ako. Siya po yung nanligaw sa akin. Tinanong ko siya kung gusto mo akong maging girlfriend. Tapos umuo naman siya. Oh! Ba't tumigil? Tuloy lang ang rakrakan! Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aawayaan. Sa tunay na mundo. Sa tunay na mundo. Gayunman, aminado si Kane na naririndi siya sa kanyang nobyo, lalo na kung hawak nito ang mikropono. Sa mismong tenga ko na siya kinakanta, kaya nanggigil din ako nung sa video. Huwag ka nang mawala.
Sorry po sa mayonnaise kasi nabago ko po yung tono. Okay lang po sa akin na makita ko po sila para makapag-sorry na rin po. Pwedeng-pwede po kung makaka-jobbing ko po sila. Tono ko nga lang po ang gagamitin ko. What if si Kosang Marlon ma-meet ang bandang mayonnaise? Nakakakaba po. Baka po batukan ako bigla. Siyempre, exciting din. Siyempre, ngayon ka lang po makikita eh. Kapanood nyo na ba siya? Huwag ka na mawala. Oo. Natatawa ako. Sabi ko, wala na kaming ginagawa. Mga tao na yung nagpapanatili nung relevance tong kanta. Sir, kasama namin si Marlon ngayon. Hello, Marlon. May makeup ka pa, ha? Pinagandahan niyo. Nakalo pa kami. Sa totoo yung batok siya. Pinalo niya po talaga. Mayroon na rin po kasi siya. Tsaka minsan, pag pwede ka, ikaw na lang kumanta sa amin. Pero pa rin yung tono. Bahala na siya. Matanda na yan eh. Oh! Ang galing! Halika dito, Marla. Halika dito. Hindi namin pwede tugtugin yung Jopay na hindi mo muna patugtog yung sample mo. Mga kaibigan, Kosang Marlon! Yari na naman tayo nito sa TikTok. At heto na nga ang inaabangang collab sa simula ng taon. Mayonnaise, drop Kosang Marlon for hashtag KMJS. Huwag ka nang mawala. Sabay-sabay tayo ng 1, 2, 3! Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon, dadaling kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa tunay na mundo. Baka may pumalo. Maraming salamat po! Tuwan-tuwa po sa naranasan ko ngayon kasi po nakasama ko po talaga sila sa stage. Talagang nagpapasalamat po talaga. Ikaw, ano ang greatest what if mo sa buhay? What if kung tinuloy ko yung course ko na magpulis? What if kung gumanda yung boses ko? Ay! What if kung hindi nag-pandemic? Sikat ba kami pa rin? As long as buhay ka, may pag-aasa lagi na maging uso ka bigla. Ano man ang ating greatest what if, malay nyo, baka hindi pa huli ang lahat para ito'y maisakatuparan. Here comes the bride, all dressed in white. Pero ang bride, hindi tao kundi manikin na pinakasalan ng groom. Ang manikin na ito sa palengke ng Dipakulaw sa Aurora Province, hindi na mabilang ang isinuot sa kanyang wedding gown. Pero never pa siyang umabot sa altar. Always the mannequin, never the bride. Katulad ng maraming single ladies, inaasam din kaya niyang makasal?
dahil nito lang nakaraang linggo, ang manikin na ito ikinasal sa isang tao. Napapakasal ako sa'yo. Wala, bakit ay manikin naman na yung magiging kapartner? Tinatanggap kita kung aking magiging asawa. Ang manikin, sinabihan pa ng wedding vows. Hanggang sa tayong dalawa ay pagsiwalayin ang kamataya. Sinabitan din ng belo at cord. At sa reception, nag-money dance pa sila ng kanyang groom. Mayroong pagkakunting kaba na pagkakunting word. Ito ang aking taus-pusong pangako sa'yo. May naghihintay bang forever sa pagitan ng tao at manikin? Natatawa lang ako sa sarili ko. Bakit ko pinakasalan yung manikin? Ang group, ang 20 anyos na si Jericho, na noon pa man daw, napapatingin na sa mga manikin na nakadisplay sa shop ng kanyang tsahin na si Sylvia. Mapapawa ka talaga sa ginawang manikin. Pag malayo, parang tao, maganda siya, matangkad. Pero paglilinaw niya, wala raw siya ritong feelings. Pangit po tignan, parang akong baliw kung natatawa lang ako sa sarili ko. Grabe ka naman sa manikin! Dahil ang totoo raw pala niyan, ang manikin, proxy lang. Hindi ko naman po talaga pinakasalan yung manikin. Si Melissa po talaga yung pinakasalan ko. Hindi ko pumasukat yung pagmamahal ko sa kanya. Pero nasa na ba ang bride na si Melissa sa araw dapat ng kanilang kasal? Tinatanggap kita upang aking maging asawa. High school classmates daw noon, sina Jericho at Melissa. Mabait po kasi, masipag. Para sa akin, pogi. Napag-usapan po namin mag-meet, kumain sa labas. Naging kami natin. Pero nito lang nakaraang taon, si Melissa nabuntis. Natakot din, nag-aaral pa ako noon. Si Melissa parang manikin din. Dahil nung buntis siya, sinusuotan ko siya at di siya makayoko. Si Jericho, handa raw panagutan ang kanyang kasintahan. Kaya isinet agad nila ang petsa ng kasalan. Isang linggo bago ang kabuwanan ni Melissa. Pero sa bisperas ng kanilang kasal, nakikita ko pong tumutulo sa paa niya yung tubig. Lalabas na si baby. Hindi ko na mapipigilan to. Nakatay na po yung dalawang baboy nun. At para raw hindi masayang ang mga nagastos na nila na umabot na ng mahigit 100,000 pesos, sinasabi po kasi nung iba na magbibideo call na lang po. Salawa po kami sa ospital ng asawa ko. Tapos yung pastor, dun po sa may venue. Kaso po, kailangan po sa ospital ng swab test. Eh, siya pa pong gastos yung 700. Hanggang ang tsahi ni Jericho, nagka-bright idea. Manikin na lang daw po yung kasama ko sa kasal. Sa huli, si Jericho pumayag na ring ikasal sa proxy na manikin ng kanyang misis. Habang si Melissa, kasama pa rin nila sa kasal via phone call. So, ganun din dapat, Melissa, ang gagawin. Natatawa lang ako sa sarili ko. Bakit ko pinakasalan yung manikin? Si Melissa po talaga yung pinakasalan ko. Hindi ko po alam na may manikin. Nakita ko na lang po doon sa computer. Ako po dapat yung nandun. Hindi po sana yung manikin. Yung nangyaring yan ay hindi isang legal and valid marriage. Wala ho tayong tinatanggap na proxy marriage. Kasi nung panahon na pinasayang batas na yan, hindi pa uso ang Zoom. So anong contemplation? Pinasayan na ang intention ng batas ay dapat maging present sila physically. Sana kasama ko na rin po yung asawa kong ikasal. Gusto ko rin po is nasa church wedding. Mas formal po kasi. Kaya para matupad ang hiling ni na Jericho at Melissa, nito lang Biyernes, naghanda ang aming programa ng simpleng church wedding para sa kanila. Ang wedding gown na nauna nang isinuot ng manikin na isuot na rin sa wakas ni Melissa. Sobrang excited ko po kasi mararanasan ko din maisuot yung gusto-gusto kong isuot na damit. Ito na yon yung hinihintay ko na makasama sa simbahan na ikasal kami ng hindi na manikin yung kasama. At sa pagkakataong ito, nasilaya na ni Jericho ang kanyang tunay na bride, all dressed in white. Pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Melissa, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka. Ibibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisa na pag-ibig sa iyo. You may now kiss the bride.
Samantala, ang manikin, balik palengke dun sa dress shop ni Sylvia. Naging panakip butas man, mukhang meron namang nakatakda. Isang mister, pito ang misis. So matutal, lahat ng kanilang mga anak umabot na ng 41 at lahat sila sama-sama sa iisang komunidad. Halos lahat ng mga umiibig ayaw siyempre ng may kahati. Pero dito sa barangay Manyayay sa Lianga, Surigao del Sur, may isang lalaki na marami ang nagahati-hati sa kanyang pagmamahal. Si Mr. kasi hindi lang may isa, dalawa, tatlo o apat pa, kundi pitong mga misis. Ito ang ika-number 3 kong asawa, ito ang number 1, ito ang number 4, ito ang number 5, ito ang number 7. 41 ang anak ko. Itay ko po! Manluloko. Isa lang ang asawa mo. Itutong mga babae. Subukan nating pakinggan ang kontrobersyal na kwento ng isang padre de pamilya na nagkaroon ng 7 misis at mahigit 40 mga anak. Atong pasalamatan, atong igugmaon. Siya si Godofredo Rituerto na mas kilala sa kanilang purok sa tawag na Pater Fred. Pater nang ibig sabihin father o ama. Sa 2 Timoteo kapitulo 3. Siya kasi ang tumatayong pinuno ng itinayo niyang komunidad dito sa Surigao del Sur, ang Davisol o Divine Ark Victory instituted in Zion Omnipotent in these latter days of Christ, at nang tinatawag niya ring relihiyon ng Davisol na tinatawag din naman niyang Ancient Christian Catholic in the Far East Inc. Karamihan sa mga tauhan ko, mga nitibo. Ang Ancient Christian Catholic in the Far East, pinaparehistro namin yan sa Security and Exchange Commission. So, ibig sabihin, legitimate yon. Ang mga ancient, yung ibig sabihin, nagtuko yun sa mga, hindi natin tinanggal si Virgin Mary, hindi natin tinatanggal yung mga saints natin. Tayo-tayo sa sarili, tiwala natin sa Panginoon. Still, ang sinasamba namin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi rin daw si Fred ang pumipili ng kanyang mapapangasawa, kundi ang kanyang misis. Siya ang nakadedesisyon dyan. Ang mga asawa ni Fred, o mater o mother kung kanilang tawagin, katuwang niya sa pamamalakad sa Davisol, dito sa 870 hectares na lupa na ipinangasiwa raw sa kanila ng gobyerno. Sinubukan ng aming team na kapanayamin ang mga asawa ni Fred, pero napagkasunduan daw sa kanilang konseho na panatilihin silang pribado. Bagamat pinahintulutan kaming gamitin ang kanilang mga litrato para magkaroon daw sila ng pagkakakilanlan. Kwento ni Fred, bawat isa sa kanyang 7 misis may kanya-kanya raw tungkulin sa Davisol. May nakatutok sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, budget at preparasyon, at communication. Bagamat 7 ang misis ni Pater Fred at nagkakasundo naman daw ang mga ito, hindi naman daw sila nakatira sa iisang bubong. Meron daw kasi silang sinusunod na schedule. Ito yung sa step 1 ko. Yung ito sa 3. Ito sa 4 kahapon. Ito sa 5. Ito sa 7. Tagtatlong araw sila. Dalawang gabi. Sa pakikipag-sitting, meron bang schedule po? Mayroon kaming mga schedules. Halimbawa, sa uno kong asawa, ito mga schedule ko dahil bawal sa akin dahil anytime of menstruation ko, so hindi pwede. Mahal ko silang lahat. Hindi kami magaganito kung hindi kami nagmamahalan. Hindi naman maiwasan yung silusan dahil tao tayo. Dati raw seminarista sa Cebu si Fred, hanggang sa kalaunan, nanirahan siya sa Mindanao. Doon sa bundok ng Cagayan de Oro, nagiging dato ako sa tribo doon. Kung saan siya bumuo ng pamilya. Sa mga dato, hindi naman sila mapagbigyang halaga sa kanilang pagkadato kung isa lang ang kanilang responsibilidad. Ang mga residente sa kanilang purok, halos pare-pareho lahat ang apelyido. Ako po si Mauricio Rituerto. Ako po si Carlo Rituerto. Ako po si Vince Anthony Rituerto. Ako po si Giovanni Rituerto. Ako po si Godofredo Rituerto the 18.
Ilan lamang ang mga ito sa mga apo. Gayunman, dahil sa laki ng kanilang pamilya, si Pater Fred. Minsan, magkaharapan tayo kung sino ba ang pangalan mo. Pero mukha, kabisado ko. Ano pong tawag nila sa inyo po? Papa. Sa pangingisda at paglililok daw binuhay ni Pater Fred ang kanyang pamilya na kalahati raw na pagtapos na niya ng pag-aaral. Ang profesyon dyan, education, may criminology, tourism, BSBA, may medicine ako, may pharmacist. Ang totoo lang, tulong-tulong kami lahat. Ang iba kong mga asawa, mayroon silang tindahan. Batid ni Fred na para sa iba, ibang klase ang kanilang pamilya. Nang naging kontrobersa sa pamilya ko ngayon, na sila isang kulto. Paano naging kulto? May eskwelahan ako. May mga officers ako dyan sa pamahalaan natin. Ang sekta, nire-recognize ito ng ating gobyerno, kung saan ay isang religious group din ito. Atong pasala. At may mga followers at may mga pinapaniwala ang mga ritual, prinsipyo at mga iba pang mga kaalaman. Pero sila ay sumusunod sa mga batas natin. Ang tao naghahanap lagi ng grupo o asosyasyon na tutulong sa kanilang pangangailangan. Malakas ito sa mga liblib na lugar dahil nga kukunti ang mga asosyasyon at grupo na makakatulong sa kanila. So under Philippine laws, ang isang Pilipino ay maaari lamang ikasal ng isang beses. Ang tanging exception lamang dito yung sa mga kapatid nating Muslim. Mga Muslims kasi, under Sharia courts, pinibigyan sila ng oportunidad na ikasal ulit ng ilang beses. Dahil hindi sila kabilang ng Muslim sector, maaring may malabag na batas kung ilang beses ikakasal. Yun ang tribal system namin. Hindi ako ang nakasal sa kanila, kundi yung asawa kong una ang naikasal sa mga asawa kong iba. Yung asawa ko, yung namatay, yun ang trainer nila. Sabi, maraming asawa, walang pinag-aralan. Yun ang pinakamasakit na laging kontrobersa sa clan ko. Educated naman ang Dabisulian eh. Ang impact no ng polygamous relationships ay depende sa preparation. Bago sila pumasok ng isa-isa, ay dapat accepted nila kung nagsasama-sama yung mga asawa no. Kahit sa isang compound, it's kind of complicated. Dahil syempre, they see each other, and then nandun yung tendency ng mga anak rin na ikumpara yung sarili nila sa nangyayari sa kabilang bahay. Generally, sa mga bata, no, hindi maganda yung effect. Hindi nila ino-own yung father nila. Gugustuhin naman ba niyang sundan ng mga anak niyang lalaki ang kanyang mga yapak? Para sa akin, hindi ako magpigil sa kanila kung gusto nila. Pero ang importante na magkakaroon silang tahimik at saka kapayapaan katulad sa nangyari sa akin. Patid daw niya na hindi madaling intindihin para sa nakararami ang sitwasyon nila ng kanyang mga misis. Kaya humihingi raw siya hindi lang ng pangunawa, kundi pati na ng respeto. Sabi nila, that is a evilness act yung maraming asawa. Pero sa akin, ang maraming asawa kung marunong ka at saka sila ay may pagmamahal sa inyo at may pagmamahalan kayo sa lahat, magkaunawaan kayo, mayroon kayong pagkaisa. Tapos na ang Pasko, pero sa Pampanga, meron pa rin daw namimigay ng aginaldo na pera at isda. Tila balde ang mga tao sa kalsadang ito. Hindi alintana ang haba ng pila. Makita lang daw nila ang... Ang daming tao! Ayun! Travel kami ng mahigit isang oras para lang po makita namin si Idol. Nakaka-inspire po kasi siya. Maraming siya nang natutulungan. Ang Idol kasi nila, namimigay raw ng limpak-limpak na pera. Binigyan ng asawa ka ng 500, ay bibili namin ng gamot. Binibili namin ng bigas. Hindi lang ako ang tinutulungan niya, buong barrio. Pero bukod sa pera, ang kanilang lodi, libre rin daw ipinamimigay ang mga isda sa kanyang palaisdaan. Madol, ang dami nila oh. Paunahan lang sa pag-ani ng mga isda at ang kanilang mahuhuli, kanila na. Ang mangingisdang si Marvin, 15 kilos ng tilapia at hito ang nahuli. Yung pong lahat ng huli ko, binigay po lahat sa akin yun. Kung hindi sa kanya, hindi ako nakahuli ng ganong karami. At sa linggong ito, si Idol, muli raw mamimigay ng pera. Pero sino nga ba siya? Idol, thank you po. Bakit ganun siya kagalante at mapagbigay? Saan galing ang kanyang yaman? Ang kinikilalang idol dito sa San Luis, Pampanga, ang negosyanteng si Romeo.
Nakapanayam siya ng aming team sa kanyang farm. Marami tayong inahanda araw-araw para sa mga tauhan natin. Retired na ako sa trabaho. Wala akong ginagawa kundi pagluto para masiyan yung mga tauhan kong gumagawa sa bahay ko. Alas 4:30 gising na ako para makapagluto ako, mapagluto ko mga anak ko, mga tauhan ko. Ang Good Samaritan ngayon, aminadong bad boy noon. Nanako ng mga manok, nakikipagsuntukan, nagiinuman, pinapan na beses ako nakulong. Laki raw sa hirap si Romeo. Maliliit kami. Bahay namin napakaliit, 4 meter by 4 meter lang na kawayan. Tatay ko hindi ka man kasi nag-aaral kahit na grade 1 lang. Dati raw siyang tricycle at jeepney driver na masukan ding construction worker. Noong nag-asawa nga kami, maraming umamak sa amin na ano kaya mangyayari. Sobrang na-challenge ako sa mga tao. Sabi ko sa sarili ko, magsikap ako. Hanggang ang palaisdaan na ibinigay sa kanila ng kanyang biyanan na palago nila. Sunod nilang pinasok ang pagiging dealer ng feeds. Pero kalaunan, nalubog daw sila sa utang. Masakit na masakit sa akin. Nakiusap kami ng mga anak ko, pwedeng 10 million na lang. Kaya sumugal pa siya sa isang negosyo, gasolinahan, na siya raw nagdala sa kanila ng swerte. Mula sa iisang pwesto, dumami ito hanggang umabot ng 32 lahat dahil sa mga biyayang ito. Nabayaran ni Romeo ang kanyang utang. Kung anong tinanim siya nga, lagi kong iniisip yung puro positive. Kumbaga sa mga talbos ng kamuti, natalbosan lang ako para dumami. Kung noon, tricycle at jeep ang kanyang minamaneho, ngayon, magagarang sasakyan na. Ang dating arawan lang ang bayad sa pagkoconstruction, may sarili na ngayong construction business. 30 hectares na palayan. Welcome na welcome po kayo rito sa Lotgar Farm Resort. Farm Resort. Kaya ako ngayon tumutulong dahil gusto kong bumawi yung nagawa kong pagkakasala nun. Magpakain ka ng kamukha mong tao, sabi niya, para mo na akong pinakain. Nitong Biyernes nga lang, namigay na naman siya ng suma total na 30,000 pesos sa kanyang mga kabarangay. Idol, thank you po. Limandaan. Salamat naman. Noon, pangalawa sa kanya. Ang bibili namin ng pagkain. Kumaba pa ang buhay niya. Nagulat din kami nung sinabi niya kung magkano ang diumano na pamudmud niyang pera nito lang nakaraang Pasko. At sa darating daw na Pebrero, mamumudmud na naman daw ng salapi. Sa February 6, mimigay ng alagang 200,000 si Mrs. Abangan niyo kami dyan. Ang tanong ngayon, saan kaya siya mamimigay? Idol, thank you po. Baka ikaw na ang sumunod niyang mabibigyan ng pera. Utok lang dahil ang mga detalye, ia-anunsyo ni Romeo sa aming pagbabalik. Mimigay ng alagang 200,000 si Mrs. sa... Negosyante mula Pampanga, dinudumog dahil namimigay ng limpak-limpak na pera. Umadol, ang dami nila. Isang beses kada linggo rin kung buksan niya ang kanyang farm. At lahat ng mahuhuling isda sa kanyang mga palaisdaan, kanila na. Kaya ako ngayon tumutulong dahil gusto kong bumawi yung nagawa kong pagkakasalan. At alam niyo ba kung magkano raw ang naipamigay niyang pera nito lang nagdaang Pasko? Kung nabenta ko yung land cruiser ko, 6 million, tapos sinabutan ako ng mga anak ko, tsaka asawa ko ng 2 million, 8 million yung napamigay ko. Hindi lang December, lagi-lagi dito, ang daming may dala reseta, wala naman akong butika. Sinabi na rin ni Romeo kung saan siya susunod na mamamahagi ng kanyang blessings. Sa darating na February 6, abangan nyo kami sa Angeles, sa Sabang Bato, mamimigay ng 200,000 si Mrs. Birthday niya. Lahat ng galaw ko, gusto ko puro tama. Ayaw ko ng illegal. Kagaya ng mga alaga ko, poultry ko, mga gasolina ko. Legal lahat yan. Hanggat kaya kung tumulong ako. Magbigay ka ng 100, babalik 1,000. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Madalas na content ng vlogger na si Jonel mula Davao de Oro. Prank videos. Nariyang nagpapanggap siyang pulubi
at saka manggugulat! O hindi kaya, manggugood time! Wala po kaming sariling bahay, hindi po sapat yung ginigita ko sa trabaho. Tagagawa ng tinapay. Lahat naman ng vlogger, ipontarya yung kumita. Kaya si Jonel, naisipang gayahin ang napanood niyang prank video na merong million views. Pero dahil sa kanyang pagpa-prank, ang bagsak niya, presinto! Anyari! Sa higpit ng kompetisyon sa pagitan ng mga vlogger ngayon, kahit ano, ginagawan nila ng prank kahit pa yung mga delikado. So guys, nandito na tayo sa gasolinan. Simulan na natin ang prank. Yung soft drinks doon, green kasi yung kulay. Kaya ang in-order ko na gasolina, yung green. So ang ibibigay ko sa kanya, 20. Babarehan niya yung 20 kasi 10 piso lang yung gasolina. Tapos pag harap niya, itatiming ko talaga na iinumin ko na yung soft drinks. Sa kanyang isip kasi, yung soft drinks na ininom ko, gasolina yun na binigay niya sa akin. Si Jonel, meron pang kasabwat! Ang gisaan niya sa kuwa, pag mumunga yung anak ng i-vlog, nag-visir. Umayag ako, gusto kong kumita. Kahit alam ko nga, delikado. Ang kanilang prospect, ang gasoline station na ito. Hanggang ininom na nga ni Jonel ang kunwari gasolina. At umarting biglang nahilo. Nang hina at napaupo. Pero ang prinank nila na gasoline boy na si Carlos. Ay po ani, taganak ya Carlos ka. Tumakbo para humingi ng saklolo sa rescue team ng WAB. Kinakabahan talaga ako, hindi ko po talaga in-expect na darating yung ambulansya. Sobrang takot po ako. Tsaka palang inamin ni na Jonel na isa lang itong prank. Pero hindi ito bumenta sa mga otoridad. Four of my personnel responded. Nakaserena pa. Pagkadating doon, sabihin ba naman lang na prank lang to sir, trip lang. What if isang totoong aksidente o may insidente? Eh siyempre ikaw yung nauna, ikaw yung pinakamalapit, ikaw yung inuna namin. Eh sabihin mo lang prank. And there was other incident na hindi namin responden na totoo. Talaga nakakadismaya. Hindi to biro na trabaho. We are saving lives. We are responding to emergencies. Talaga nakakaistorbo. Right after the incident, we filed a case dun sa fiscal for alarm and scandal dun sa dalawa. Sina Jonel, arestado. Ito ay party po ng custodial investigation po nila. 12 hours po yung reglementary period po nila. Matapos makulong ng halos kalahating araw, sina Jonel pansamantalang nakalaya. Kasi ang gitudluan nga, mag-vlog mo, ayaw mo diya sa mga delikado gani, kung ikasok ang pero wala man po diingong kasok anak ko, dala tudlo gani ma'am. That the responders are guilty thereof po, talaga pong mahaharap sila sa kasong alarms and scandal with the penalty of arresto menor or imprisonment from 1 day to 30 days and a fine not exceeding 40,000 pesos. Nagmakaawa naman po kami sa kanila, sana po hindi na lang naituloy yung kaso kasi wala po talaga kaming laban. Ang vlogger naman na si Jovan, gumastos pa ng libo-libo sa kanyang next prank video. Bumili ako ng halagang 56,000 ng camera. Tapos bumili ako ng tripod. Ang nagastos ko ron sa prank na yun, mga nasa sa 70,000. Ay, tamaan ako niyan. Sige. Ang kanyang videographer, ang kaibigan niyang si Otep. Pwede kita picturean. Busy ako, may ginagawa kami. Ang kanila kasing prank, magpapanggap si Joven na bulag. Boss! Sinuli na anak ko. Hanggang sa tatabi na siya sa mapipili niyang target. Ano yung sobe? Sabing sobe? Sunod na aakmang may bubunutin sa bulsa. Right. Pero tungkod lang pala. Yung apat na araw, talaga naging success talaga kami. Ganda na reaction nito, goods to. Run. A
few moments later, nakakita ko ng target talaga, nakamotor siya, naka-shades, naka-mask. Ang hindi alam ni Jovan, armado pala ang kanilang na-prank. Pagbunot ko na ganun, bigla niya na akong inalmahan ng kinasaan ng baril. Tinutukan ako, so nagulat ako. Sir, gumagawala po kami ng video. Hindi, gumagawala. Hindi, gumagawala po kami ng video. Sinabi ko na kagad na, sir, prank lang to, sir. Sobrang inig, sobrang takot na takot ako. Konting kibot mo lang dyan, pwede kang barilin eh. Nagmamakaawa po kami, mga vlogger po kami. Sana po patawarin nyo po kami, hindi huwag nyo po kami ikulong. Pinakawalan din kami, pinayuwang kami na hindi kasi lahat ng tao gaya ng takbo ng isip nyo na pwede nyo ipaprank-prank. Pati ang pagkakaibigan nila ng kanyang videographer sa vlog, nasira! Kung tunay kang kaibigan dapat, hindi ka mo ako tatakbuhan kahit anong mangyari, sama-sama tayo. Sir, gumagawala po kami ng video. Hindi, gumagawala. Hindi, gumagawala po kami ng video. Ang ginawa ko, tumakbo ako palayo. Sa sobrang takot ko, syempre, baril eh. Nakonsensya rin ako pagkatapos nung kasi syempre, iniwanan ko yung mga kaibigan ko. Nagalit siya sa akin. Pero ang pinakamasakit daw para kay Joven, hiniwalayan siya ng kanyang misis dahil sa iskandalo. I think pag gumagawa tayo ng content, palagi nating isipin yung responsibility natin. Patapos nating i-shoot yung video, kailangan magpaalam tayo. Hindi tayo basta-basta pwede mag-upload lang ng video ng mga tao. Makaka-harm ba ako ng iba? Ano na yung boundary between just for fun at saka maaaring nakaka-cause tayo ng disturbance? Prangkahan na tayo. Hindi lahat ng prank nakakatuwa. Sir, gumagawa na po kami ng video. Kamakailan lang, isang napakalaking buwaya ang nahuli sa bayan ng Bataraza na may tama ng baril. Mahigit 20 tao laban sa iisang buwaya. Ito ang nangyari kamakailan sa barangay Tarata sa Bataraza, Palawan, kung saan pinagtulong-tulungang ng mahigit 20 residente ang higanteng buwayang nanggagambala sa kanilang probinsya na ang haba nasa 15 feet. May naputol sa presa-presa. Ang mga nakikipagbuno, tinalian ang buntot at ulo ng buwaya. At saka sila tila nakipag-tag-of-war. Troy, maglayo ka dyan! Maglayo! 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 Sa malakas po talaga sa kalabaw. First time ko nakakita ng ganong kalaking buwaya dito sa ilog nito. Habaan lang ako dito kasi araw-araw ko yung nakikita dito. Pero dahil sa bigat at lakas ng nagpupumiglas na buwaya, inabot daw ng 4 ang hilahan bago ito matagumpay na naiangat mula sa ilog. Pero matapos ang tunggalian ng lakas, ang buwaya binawian ng buhay. Nadiskubre kasi ng mga otoridad na nagtamo pala ito ng 7 tama ng baril. 3 yung pumasok sa rib cage. Merong hypothesis na malapitan yung pagkakabaril sa buwaya. Sino nga ba ang mas dapat katakutan? Ang gumamit ng lakas? O ang pinapairal ang dahas? Sino ang walang patumanggang pinagbabaril ang buwaya ng Bataraza? Araw inatake ng buwaya ang 67 anyos na magsasakang si Juni. Sinakmal po ako doon sa baba. Kung hindi ako nakakayan sa tereng, yari talaga. Kinain ako. Kung mataas ng tubig, nakikita ko po yung buwaya na nandito, nagadaan-daan.
tuwing gabi, dumadalaw raw ang buwaya sa bakuran ng kanilang bahay. Pinupuntirya ang mga alaga nilang hayop. Yun. Anong katabon niya? Antik yan. Grabe, oh. Sabi sa'yo, tatay, eh. Busog, ay. Nako. Grabe, pagkalaki-laki ang anorid. Parang may phobia na ako. Minsan nakakasigaw nga ako pag tulog ako. Sa umaga naman, malahari ng ilog daw kung umasta ang buwaya. Diyan siya, siga nga yan. Kaya ako po, pinapanalangin ko noon sa Panginoon na sana masilo ko lang siya para matanggal siya dito sa lupa ko. Hanggang gabi nitong January 13. Pag sando ko ng tubig, nagulat po ako kay ako na ang kakainin. Ay, sinakmal na po ako. Nagalitad ko yung tali ng balde. Kinagat niya yung lubid. Naging ako ng tulog sa anak ko. Tinali ko sa kawayan. Ay, maglayo ka niya! Maglayo! 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 Kinaumagahan, naisipan nilang iangat ang buwaya sa ilog para i-turn over ito sa Palawan Council for Sustainable Development na siyang nangangasiwa sa mga nahuhuling buwaya. Masaya na po ako nang nahuli na po yung buwaya kasi wala nang nakaka-disturbo. Pero pagdating sa center, agad nadiskubre ng PCSD na ang buwaya may 7 tama ng baril sa katawan. First time kaming namatayan na wild rescuing crocodile. Ang unang nakahuli sa buwaya na si Junie, itinangging siya ang nasa likod ng pamamaril. Wala po yung baril. Kasi hindi ko alam yun na baril. Di natulog na po ako kasi sigurado ng pagkatali ng buhay. Gayunman. Alam ko lang nung gabi kasi mayroong naglakad-lakad. Siguro yung ibang napinsalaan ng buhaya baka nagtahimik lang na sinikrito nila. Sino kaya ito? Hindi raw ito ang unang beses na may napabalitang may nabaril na buhaya sa Bataraza. Taong 2014, nung atakihin ang buwaya, ang nooy 29 anyos na asawa ni Rosina. Maglaot mo na ako. Pagka alas 11 ng gabi, kinabahan na po kami kasi yung asawa ko hindi pa nakawi. Nakarinig na kami ng putok. Nakita na ang mga coast guard, mayroon daw ginatangay ng buwaya tao. Naalala ko kasi siya. Wala na po kaming maganap buhay sa amin. Yung anak ko nga hindi na nakapag-aral. Gusto ko kasi mahuli yung buhaya. Samantala, nag-imbestiga ang mga otoridad kung anong klaseng baril ang ginamit sa pagpatay sa buhaya. Doon kami nag-base sa findings sa necropsy report na ang bala is .22 caliber. Sinimulan nila ang pagtuntun sa suspect sa pamamagitan ng pagtukoy ng PNP Bataraza kung sino-sino ang mga may rehistradong armas o baril sa lugar. Meron kaya sa kanilang makikitaan ng bala na kapareho sa tama ng bala sa katawan ng buwaya. At meron ding nakapanayamang aming team na nakita raw niya ang buwaya na duguan pa bago pa ito hinuli ng mga tao. Itingnan ko, may dugo ang lumalabas kung maghinga siya. Style takliran. Narinig din daw niya ang usapan na maaring makakapagturo kung sino ang bumaril sa buwaya. Doon ko lang narinig. Bahay doon. Binaril mo na. Di bago pa kaumbaga, inulitan pa. Ang mainit na harapan at konfrontasyon sa pangil sa pangil na pagtutuos. Baka binala niya galit sa kapwa ng buwaya. Parang inintalo ako ba? Hindi na sa pagitan ng tao at buwaya, kundi sa mga residente na mismo na di umano may nalalaman sa nangyaring walang habas na pamamaril sa buwaya. Tingkatanungan lang sa inyo. Alam ko na yan eh. Sa aming pagbabalik. Ito yung bar. Itinodo na ng mahigit 20 tao sa Bataraza, Palawan ang kanilang lakas sa pakikipagbuno sa nanggagambala sa kanilang lugar. Isang higanting buwaya na nasa 15 feet ang haba. Troy, maglayo ka niya! Maglayo! 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 Natuklasan na meron pala itong
7 tama ng bala mula sa 22 kalibre na baril. Dun sa nakabaril, I hope na iintindihan niya kung ano yung mga repercussions ng ganong action. 6 na nasa listahan ng expired na license dito sa barangay Sumbiling. 4 po yung posibleng nandito sa kanila. Sinimulan nila ang pagtuntun sa suspect sa pamamagitan ng pagtukoy ng PNP Bataraza kung sino-sino ang mga may rehistradong armas o baril sa lugar. May baril po yung parang kasama ko. May katibayan na nawala yung baril. Ngunit sa pag-iikot ng aming team sa barangay, may lalaking naglakas loob na nagbigay ng lead. Ayon kay Max, ang bumaril daw sa buwaya ang isa raw nilang kabarangay. Itablo, yun ang ibanggit niya. Sinong nagpinto sa'yo? Sinong June? Narinig niya daw, ba't binaril pa? Gitalian na nga yan, bakit ipakilaman pa? Yan ang sagot niya. Sabi bago pa kaumbaga, inulitan pa. Para makumpirma ang mga aligasyon, sinadya nila ang itinuturong posibleng bumaril sa buwaya, si Pablo. Tingkatanungan lang sa inyo, sir. Sige, alam ko na yan eh. Ito lang, okay. Sir, kasi kung alam nila kung may baril ito, pero ang baril ko, ibig sabihin, may baril pala kayo ito, yung long baril? Oh, long. Siyempre, pang may konti akumpis pa, mga kung pwede makita yung bala niya? Ipinakita niya rin sa aming team ang bala ng kanyang baril. Ito yung baril. Parehas ang bala ng kanyang baril at bala sa necropsy report. Pero si Pablo, mariing itinangging siya ang bumaril sa buwaya. Kwento-kwento lang yan. Kung sino sabi, patunayan kung nakita akong nagbaril. Yung sabi ko, baka binaril niya galit sa kapwa ng buwaya. Sa mamagwala niya. Kasi yung time na nag-away kami, tutukan niya ko ng baril eh. Mabuti lang na bumalagbag yung bala. Kaya lasing siya. Kaya masama ang lugo sa kanya. Yung huli, tinaga niya ko. Pinuktok ako. Ganyan-ganyan ba? Tismis-tismis ba? Parang initalo ako ba? Ang mga opisyal ng barangay at ng PNP Bataraza na magitan na sa alita ng dalawa. Yung sabi ko sa mga pulis, kung ako lang baril, nakita niya ko, narinig ko na sa mga tao. Kunting pagpakumbaba sa bawat isa po sa atin. Kung ano man po yung magiging problema, kami po ay 24/7 naman ang ating opisina. We are already on the process of investigation. Under the Wildlife Act, pag napatay o na-injured deliberately, ha, ito ay may kaparusahan na 6 years to 1 day until 12 years na pagkakulong and or a fine of 100,000 to 1 million pesos. Pag nasa imminent danger na yung kalagayan ng isang tao, pwede mong saktan, pwede mong patayin. Siyempre, dapat evidence-based and may witnesses. Tao laban sa tao. Tao laban sa buwaya. Ay, maglayo ka dyan, maglayo, maglayo, maglayo. Huwag namang may madihado at may lumalaban ng hindi patas. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.